Hello everyone! Welcome back to my YouTube channel, Pinoy Crew TV. Okay, so una sa lahat, thank you ng marami sa lahat ng mga nag-subscribe at nanood sa aking mga reaction videos. So, ayun na nga, kagaya ng sinabi ko, last na yon yung about sa Miss Universe, mag-move on na talaga ako. So, ano ang ating gagawin ng reaction ngayon? Punta naman tayo sa politika. Ang napansin ko lang kasi 5 days ago to, pero kahit 5 days ago kasi reaction naman to, so okay pa rin. Ang bibigyan ko ng reaction ay si President Bongbong Marcos at saka si Manny Pacquiao. So nung kumakandidato pa lang silang dalawa, hinamon-hamon ni Manny Pacquiao si BBM ng debate na mag-1-on-1 sila kasi nga si President Bongbong Marcos ay hindi siya dumadalo sa mga debate na inorganisa ng iba't ibang social media outlets at saka mainstream media outlets at saka yung sa Commission on Election. Nagsagawa ba? Okay. So dito, kung napansin natin nung mga nagdaang linggo ay kinastigo ng Lindol ang lugar ng Jensan o General Santos. So alam naman natin na taga Jensan itong si Manny Pacquiao. So ngayon sa paghatid ng tulong ng gobyerno ay nandun si President Bongbong Marcos at nandun din siya. O di ba? Mag-friendship na sila. O ganoon naman talaga ang politika, magkaaway noon, mag-friends ngayon. Magka-friends noon, magkaaway na ngayon. At yun ay palaging nangyayari every year at every new administration. Okay, so ito yung balita. Naghatid tayo ng tulong sa General Santos para sa mabilis nitong pagbangon mula sa epekto ng malakas na lindol. By the way, speaking of lindol, lagi nang nililindol ang Pilipinas kasi nga naman, hindi yun nakapagtataka dahil nasa Ring of Fire tayo. So marami tayong mga vulkan na active at saka ang Ring of Fire pa nandiyan sa Pacific Ocean. So, yun na nga, naghatid ng tulong doon dahil marami ang mga napinsala. So, ngayon, ang ating makikita ay si Manny Pacquiao ay naka-red siya ng kanyang polo, which is kulay yan ni BBM, pula at blue. At saka si BBM naman ay naka sky blue na yun yung kulay ni Manny Pacquiao nung hinaghamon siya na magdebate sila. So, mag-refresh lang tayo kung ano yung sinabi ni Manny Pacquiao. So, pakinggan natin ang kanya mga sinabi noong isang taon. So, 1 year ago na itong nangyayari na nakuha ko lang or nakita ko lang sa News 5 Everywhere. So, ito yung sabi niya. Baka langanin siya dahil maraming nag-attend sa debate. Baka mahiyain siya. Amunin din yung 1-on-1 na lang para malaman ang tambayan. Yung plataforma ko, yung plataforma niya. Okay, so sinasabi dito na mas maganda raw kung kumilig ang magsawa ng 1-on-1 debate para nga mag-attend si Presidential Bongbong Marcos noong mga time na yon. So sabi niya, wala rin daw problema kahit bigyan pa ng advanced question si Marcos. Grabe talaga, no? Ang galing talaga ni Senador Manny Pacquiao. Believe ako sa kanya sa boxing, pero paminsan-minsan sometimes sumasablay din siya ng konti kasi tao din lang niya siya. So, bigyan pa daw ng advanced questions. Grabe. Pero ngayon, nagsama-sama na sila, no? Ganon talaga ang buhay. Yan, kaaway mo noon, kaibigan mo na ngayon. So, dami yung sinasabi niya. Nako, naman ito si Sir. Okay, kung gusto niya, di i-advance natin yung question. Yung mga pag-usapan, topic. Pwede naman mga topic. Pag-usapan natin yung saan galing ill-gotten wealth. Pag-usapan natin yung anong nagawa niya sa pagsiservisyo niya sa gobyerno. May nagawa ba siya? Pag-usapan natin yung issue niya sa taxes. Okay, so yan na. Inaway-away niya noon tapos ngayon ay magkasama na sila. Sabi ni Pacquiao,
ang hindi pagdalo sa mga debate ay pagpapakita ng kawalan ng resibo. Resibo ng kanyang maginawa. So, ngayon, ito na nga ang kanilang pagsasama. So, prioridad, sabi ni Pangulong Marcos, prioridad natin ang ating mamamayang sugatan na wala ng tahanan at hanap buhay. At hinding binibigyang pansin ang panunumbalik na mga istrukturang kailangan sa lungsod. So, kung makikita natin nga, ayan na, nandito siya sa picture, ayan, nandito yung kanyang mga gabinete, kasama niya, si Abalos, andyan, at iyan, magkatabi pa sila ni Manny Pacquiao. So, sabi dito sa mga nag-comment, assist from him, go use it. Mm-hmm. Sabi ni, hindi natin pangalanan, baka magalit. So, sabi niya, assist from him, go use for it. So, galing kay Pangulong Bongbong Marcos yung sobre at binigay niya dito sa tao at sinabi, go and use it. Okay, so ito pa yung kanyang mga pahabol. Mahirap kasi yung pagdating ng panahon kasi ganito kasi yan. Kung wala siyang plataforma na binibigay sa atin, pagdating ng panahon, pag siya ang nanalo, tapos hanapan natin siya ng accomplishment, ano nangyari sa bansa natin? Bakit nagkaganito? Bakit? Sinabi ko ba sa inyo yung plataforma ko? Baka sabihin niya sa atin, binuto niyo ako. Wala naman ko sinabing plataforma, binuto niyo ako. Kasalanan niyo yan. Okay. So, narinig niyo yung kanyang mga pasaring noon kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa ngayon, makikita naman natin na siyempre meron ding mga nagawa ang ating inihalal na pangulo. Hindi naman lahat ng pangulo ay perpekto, at least meron siyang nagagawa at yung tulong ay talagang umaabot sa mga nais na matulungan, yung mga deserve na matulungan. So, ano na lang kaya kung si former senator Manny Pacquiao ang nanalo. Grabe, no? Ganun talaga ang politika. Hindi natin maiisip. So, paano kung si former Senator Manny Pacquiao ang naging pangulo natin? So, ano kaya ang mangyayari? So, nung una, nilait-lait na si BBM, hinamon niya ng one-on-one at sinabi pa niya na kahit bigyan pa ng questions para daw makasagot. So, sa ngayon, ang nangyari ay, ayan, si Manny Pacquiao ay mukhang nakikisakay lang siya dyan. Kasi nga naman, kung talagang mayaman siya, marami siyang pera, pwede naman niya pagbigyan lahat. Pero hindi niya yun kaya. So, kailangan ng national government. O, yun. So, yung mga taong mahilig mang-away, hindi natin alam na sa bandang huli, yun din ay, ang inaaway natin sa bandang huli ay yun din ang magiging kaibigan natin at yun din ang tutulong sa atin. So dito, magbasa tayo ng mga comment ng ating mga kababayan. Ang sabi dito, God bless you always, our beloved president. Ayan. Tapos ito pa yan, ang presidente ko. Tapos sabi pa dito, God bless po Mr. PBBM, sana patnubayan at gabayan ka po sa lagi sa ating Panginoon, may akda sa lahat. Keep safe and good health. Tapos ito naman, gusto ko sa ugali ng mga Marcos, hindi mapagtanim ng galit, which is very, very true. Kasi nga, ngayon, ay nasa gobyerno na sila, ay pwede na nilang balikan yung kanilang mga naging kaaway dati, pero hindi nila binalikan. Kaya, pinagpapala sila. O, ayan, nga, gusto ko sa ugali ng mga Marcos, hindi mapagtanim ng galit sa puso nila, hindi mapaghiganti at mapagpatawad sila agad. Hindi nila iniintindi nila ang bawat tao kahit pa sinasaktan sila at kinukutsa. Yun, totoo yun. Kasi nga si Manny Pacquiao, ang dami-dami ng pangungutsa kay PBBM noon, noong kandidato sila, pero sa ngayon, ayan, nagsama-sama na naman sila. So, ganun talaga ang buhay. Kasi naman Manny Pacquiao, meron din siya reliyon. Mabait din naman siya. Kaya lang, siguro, nung una, nadala lang siya sa bugso ng kanyang damdamin na talagang gustong-gusto niyang makipag-debate. E ngayon, kung dinibate siya ni Marcos, ano kayang makuha niya? Kasi si Marcos English speaker yun. Marami pong salamat sa mabigay mo ng tulong sa mga taong nangailangan dito po sa lugar namin sa Jensan. President Bongbong Marcos, mag-iingat po kayo palagi. God bless po. So, dito sa mga comments, wala ditong nag-comments regarding about Manny Pacquiao na marami salamat. Wala. Halos lahat kay BBM dito, mga nagpapasalamat ng mga tao. So, ayun, mga kababayan. So, lagi nating tatandaan
nakaaway mo noon, magiging kaibigan mo ngayon. At best friend mo noon ay magiging kaaway mo na ngayon. So, yun lang ang dalawang pangyayari na pwedeng mangyari sa buhay ng isang tao na walang permanente dito sa mundo. So, yun na po. Maraming salamat. At sana ay, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, pwede, maaari lang pong mag-subscribe ka na. Maraming salamat. Malaking tulong yan. At salamat sa lahat. Much appreciated po yun. Thank you!